isang malakas na palakpakan para sa ating si Kuya Jobber! Walang tigil ang tawanan ng mga Filipino-Canadians sa Halifax, Nova Scotia sa isang post-Christmas show na pinagbidahan ng komedyanteng si Jobert Austria. How are you doing? Oh, yan yung mga pamatay pagbago rito, no? Bago pa nagpandemya ay dito na sa Canada nakatira si Austria at pinatawa niya ng husto ang mga nanonood dahil sa kanyang mga joke tungkol sa buhay sa Canada. Merong mga Pinoy na pagdating ko rito sa basketball, eh, tinanong ko kung Pilipino. Pilipino ba? Sabi niya, excuse me? Indian, hindi na nagtatagalog. Pagtingin ko, dalawang linggo pa lang pala rin. Ayon sa host na si Chris De Guzman, isa ring residente ng Nova Scotia, sabik talaga ang mga kababayan na nakatira sa Atlantic Province sa mga comedy show na gaya ng kay Austria. Gutom na gutom kami sa mga shows ng mga Pilipino na nagpupuntahan dito. Ang lakas ng mga tawa na click na click yung mga joke ni Kuya Jobert sa mga taga Halifax. Ang galing. From the beginning talagang matatawanin ka na niya. Hindi pa siya nagsasalita. As in, papasok pa lang siya dun sa stage. Tawa na lang tawa yung mga tao eh. Sinabi naman ng producer na si Joel Santos na gusto nilang magkaroon ng kakaibang experience ang mga Pinoy sa Atlantic Canada kaya nila naisipang magtanghal ng comedy show. Pero nag-start ako mag-produce po ng shows dito sa Nova Scotia, sa Atlantic. More on music, more on yun nga, banda, singers, rappers. So parang wala pa akong nakita na nagkaroon ng comedy shows eh. So parang nag-try lang kami. Pinuri ni De Guzman ang stand-up routine ni Austria, lalo anya't mas mahirap na ngayon ang magpatawa kung ihahambing sa dating slapstick comedy noong panahon ng kanyang ama, ang yumaong komedyante na si Teroy De Guzman. Yung mga panahon nila nung araw, slapstick eh, dahil papaluin sa ulo, tawa na yung mga tao, comedy na yun. Tapos yung iba, gumagano'n, comedy na yun. Ngayon marami ng restriction ng mga comedian. Aminado naman si Austria na nagka-trauma siya nang una siyang sumabak sa stand-up comedy, may ilang taon na ang nakakalipas, pero mas komportable na siya ngayon sa kanyang comedy act. Kailangan makuha mo lang isa. Makakuha ka lang ng isa, dalawang tao doon. Mahawa na yun eh. Kasi alam mo agad. Ako alam ko agad pagsampa ko kung paano ko sila patatawaan. Yung mga bigyan mo lang ako ng 3 minuto, alam ko na. Sa sobrang tuwa ng mga kababayan sa show ni Austria, sinabi ni Santos na humihirit ngayon ang mga ito ng isa pang round ng show ni Kuya Jobert. Samantala, nakatakda ring ipalabas ng Jeepney J Productions ang 2 show para sa Filipino-Canadian community sa Halifax sa taong ito na magtatampok naman kina Nina at Luke at Nobita at Mayonnaise. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver.